Hello po mga kaludi at welcome back po dito sa channel natin. So ang gagawin po natin ngayon, mag-i-install po tayo. So kung makikita nyo sa harapan, dyan po natin i-install. So ito po, kung dati po gumagamit tayo ng photocell sa pag-energize sa isang lighting, ito po ang bago natin ngayon, ang motion sensor detector light switch. Kung ang isang photocell nag-energize kapag dumidilim ang paligid, ito po iba. Kapag may tao po siyang nakikitang gumagalaw, doon po nag-energize ang motion sensor na detector. Kaya ito po ang i-install natin ngayon. So meron po tayong circuit breaker na inalagay doon, tapos yung junction box, at saka yung load natin na ilaw na gagamitin natin. Tapos dyan po ang diagram sa sensor na detector natin. Tapos ito po ang motion sensor detector natin sa light switch. So, mayroon po siyang adjuster kung makikita nyo po dyan. So, dito sa kabila, ito yung sensitivity. So, kung gusto mong accurate o medyo mabilis po siyang mag-trigger sa switching, dito po nyo i-adjust. So, maiikot po siya dito. Ito naman pangalawa, yung time. So, may time po ang motion detector natin. Kung i-adjust mo yung time, mas matagal siya bumalik. Matagal po siyang mag-shut off. Pero kung hindi mo gagalawin po ito, nasa 5 to 10 seconds po ang pag umilaw po ang isang motion sensor nga detector switch. I-detect lang niya ng mga 10 seconds tapos magsa-shut off na po yung ilaw. Tapos dito naman sa lux may nakalagay, ito po yung may night and day mode po ang motion sensor. Ibig sabihin kapag naka-indicate po siya sa gabi lang siya nag-i-indicate. Kapag nilagay mo pa sa umaga, nag-i-indicate siya sa night and day po. Dalawa po ang function na pwede mong gamitin dito. Tapos na-adjust po ang isang motion detector, pwede mong ibaba at pwede mong itaas. At saka ang range po sa motion detector natin, 180 degrees. Kung makikita mo, kalahati lang po dito. Itong plastic na puti, ito po ang magdidetect. So kung pag nakaganyan po ang isang detector, hindi tayo madetect kasi nakaganyan. Pero nakaganyan na po ang detector, ibig sabihin nun, kapag gumalaw ka, mag-a-activate po ang isang motion detector natin. Tapos may wire po siya dito sa baba. Ang wire sa pagtataping magkapareho lang po sa photocell. Tapos may color code po siya na blue, red, at saka brown. At saka nilagay ko na lang ang diagram doon para masundan natin. So kung makikita nyo dito sa diagram natin, yung S natin, yan po ang sensor natin. Tapos may brown, tapos may red, at saka may blue. Dito naman sa brown, yun po ang line 1 na nakalagay. So, line to line naman ang gamit natin kaysa dito sa dalawang wire ang ilagay natin. Tapos yung blue dito sa baba sa sensor, itong blue, yun ang common. Kasi makikita mo, dumaan yung line 2 dito, tapos kumukuha po siya ng load rin dito, blue. So, yung blue natin dito, yun ang common. Tapos yung red naman patungo doon sa load. Ito naman yung red sa load. Nakukuha po siya ng supplyan natin yung load natin na bulb. So ang gagawin natin ngayon, ilalagay na natin dito sa itong motion detector natin. Ilagay natin sa junction box. Kasi mayroon po siyang lock dito nakalagay. Tanggalin natin itong lock. Tapos ilagay natin siya dito. So yan, nalagay na natin. I-install muna natin ito, saka natin sabihin kung saan ba natin gagamitin. Kaya ang una natin gagawin ngayon, i-install muna natin dito kung paano ba siya mag-i-energize. So ngayon po, madali lang po natin siyang masundan kasi po may diagram tayo sa baba. Kung makikita mo dito, mayroon tayong line 1 at line 2. So yung line 1 at line 2, nagaling sa circuit breaker, ito po yun, line 1 at line 2. Kahit saan tayo mag line 1 at line 2 kasi line to line ang gamit natin. Pero susundin na lang natin ang diagram para hindi po tayo malito.
So yung line 1 natin na black, makikita mo black, ito yung black. Tapos ang black nakakonect ngayon sa sensor na brown, makikita ba? Yung brown. So ibig sabihin itong brown nakakonect po siya dito sa black. So makikita mo line 1 black, brown sa sensor dahil tatlo lang naman ang wire. So dito yan nakatap. So itapping natin. So yan, natapping na natin. Natapping na natin yung black sa brown. Tapos isusunod natin yung red. So ito yung red. Dito makikita naman yung red nakatap sa black. So ang inuna natin black, black dito sa brown at saka black doon sa load. So may black dito. Tapos red. So ito yung red sa sensor. So dito yung red. Makikita mo diyan red at saka black na wire sa load. So red at black. Dito po ang tapping. So yan, natapping na natin ang brown at saka red. So madali mo lang siyang masundan kasi wala namang ibang wire, tatlo lang. So ngayon, dito tayo sa line 2. So yung circuit breaker natin sa line 2, ito yung line 2 na white. Tapos yung white, nakakonect sa blue. So ito yung blue. Diyan po ang tapping sa blue. Tapos yung white naman doon sa load, nakatapping rin sa blue. Makikita naman dito sa diagram yung blue. Nakatapping doon ang blue sa white at saka blue rin dito sa white sa load. At awit to dito sa line natin sa 220 volts. Tapos yung sa load naman, white rin. Ito makikita, white, itong white. So itong tatlo, tatapping po yan. So hindi ka basta mawala kasi magkapareha po ang kulo na ginawa natin. Na white dito sa load at sa supply, white. Tapos blue nakakonect sa center. So tatlo po silang magtapping dyan. Yan. So yan, natapping na natin. So yan, tapos na. Dalira, dahil tatlo lang ang wire. So ang mangyayari ngayon, instead na ganito po ang ilalagay natin ang sensor, i-up natin kasi mas patan tayo sa sensor kaya mag-react siya kaagad. Kaya ang gagawin natin, ilagay natin sa taas para hindi tayo ma-detect sa sensor. Ganyan. So, pwede na tayong mag-start. So, switch on natin itong breaker natin. So, makikita mo, nag-activate siya kaagad. Kasi yun ang umpisa kasi mag-trigger. So, makikita mo, mga 8 to 10 seconds, nag-opo siya. So, ngayon, ang ibig sabihin po dito, yung sensor na makikita mo na 180 degrees po, yan, spatan niya ang kamay ko. So, hintayin mo na natin ng 5 to 10 seconds, yan, nag-stop po siya. Ibig sabihin doon, kapag may gumagalaw po doon sa taas, kasi doon natin nilagay yung sensor sa taas, so, gusto, i-up muna natin yung camera para makita. Yan. Kapag may gumagalaw doon sa white na sensor natin, yan, mas, ito, ang city ngayon, sensitive, nilagay ko sa pinaka-sensitive, kaya mas dali siyang mag-trigger. Kaya kapag may gumagalaw dito sa kabila, sabihin natin ganyan, mag-trigger siya kaagad. Tapos magka-count siya ng mga 5 to 10 seconds yata, mag-shut off siya. Pero kung gusto mong taasan ang time, ang time dito, aabot po siya sa 6 minutes kung gusto mong i-adjust ang time. So susubukan na lang natin yung time para tamaas, para makita na hindi siya basta mag... I-off muna natin. Kalimutan ko. Bago ka mag-adjust po dito sa mga... Sa adjuster po niya, dapat daw naka-off yung breaker. Huwag mo nang i-adjust kapag naka-activate para hindi po siya masira. So shut off muna. Tapos kapag i-adjust... Ngayon, dito po tayo mag-umpisa dito sa sensitivity. Kapag ang sensitivity po na nilagay mo sa pinakataas na range, mas madali siyang mag-accurate. So, susubukan natin ang accurate. Kahit nga metal lang ang dumaan dito sa sensor natin, madali siyang mag-react. Susubukan natin. Yan, ilaw muna siya kasi nag-activate tayo. So, counting tayo to it. O, yan, nag-shut off. Ito po, kapag ang setting mo sa sensitivity, pinapull mo dito sa pag-adjust, mas sensitive po siya. Madali niyang matrigger kahit anong bagay na gumagalaw. Susubukan natin itong screwdriver. Ayan, makikita mo. Kasi nakikita yun sa sensor natin na may gumagalaw, kaya nag-trigger siya. So ang gagawin mo doon, i-adjust mo lang itong sensor dito sa ikatatlo na
Nab. So, isatok muna natin yung bracket. Kasi ito, naka-pull. Ang gagawin natin, ilo natin. Para makita natin yung kaibahan. So, ibig sabihin ngayon dito, hindi na po siya ganun ka-sensitive kasi nilagay natin sa low. Kasi meron siyang low and high na adjustment dito. So, switch on natin. Subukan natin uli. Ayan. So, hindi na siya nag-ilaw kasi low na ang sensitivity natin. Tapos, subukan natin yung screwdriver kung magpa-function ba siya. So, makikita naman dito na hindi na siya basta nag-function. Kaya may adjuster ka dito kung gusto mong ipasensitive ang isang sensor natin. So, makikita na hindi na siya nag-function kasi naka-low na ang setting natin. Pero kapag tao po ang lumaba, ang dumaan, sabihin natin may dumaan na tao doon, masisense yun ng detector natin na motion. Subukan natin sa kamay. Ayan. So, nag-trigger po siya. Hindi na siya ganun ka-sensitive kasi nilagay natin siya sa low. Ayan. Tapos, pwede ka mag-adjust sa time. So, i-shut off muna natin. I-adjust natin. Gusto natin patagalin mo ang ilaw sa pag-start. Adjust mo lang dito kahit konti lang. Ayan. Ibig sabihin dyan, hindi ko alam kung 2 minutes ba to. So, switch on natin. Tapos, ilagay ko yung kamay sa taas para ma-trigger yung sensor. So, hindi siya ganun ka-accurate kasi nag-low tayo dito sa sensitivity natin. So, medyo tatagal ito sa pag- siya shut off kasi may adjuster po siya sa time dito sa center dito. Ito, yung adjust natin. So, makikita mo, hindi siya basta nag-shut off kaagad. Kasi may time po siya na gusto mong isetting yung time dito. So, ayan, medyo matagal po kasi, yan, in-adjust natin yung time. So, i-shut off na natin. So, ibalik lang siya natin para mabilis po siya mag-shut off. Dito naman sa night and day mode nga nakalagay na lux. Ibig sabihin po dito, kapag dito mo sa max na adjustment, kahit umaga o gabi, kaya niyang mag-detect. Kaya kung ilalagay mo ito sa night mode, ibig sabihin doon, kapag madilim lang, nag-i-energize ang sensor na motion. Pero kapag dito mo sa max na sensitive na ilagay sa night and day mode, magpapansyon siya kahit madilim o maliwanag. Ngayon, ilalagay natin sa madilim na, sabihin natin, sa gabi lang siya magpapansyon. So, i-adjust natin. Ilalagay natin doon sa night mode. Yan. Tapos, subukan natin muli. So, ilaw muna siya dahil nagpapansyon yung mode natin. So, ganyan. So, ano bang, ngayon, subukan natin naka night mode po ang setting kung titrigger ba ang isang motion sensor natin. So, susubukan natin. So, yun, makikita mo, hindi po siya nag-energize yung sensor kasi naka-setting natin sa night mode. Kaya kung night mode mo nakalagay, tapos naiilawan ang sensor natin, hindi po siya magtitrigger. Kung makikita mo, oh, yan, hindi po. Kasi nakasit po siya sa night mode. Kaya ang gagawin po natin, yung background natin dito nga light, i-shut off na lang natin para makita natin na magtitigil ba siya na gabi na. So, i-shut off muna natin ang backlight natin dito. Yan. So, susubukan natin kahit mayroong pang ilaw natira kung titigil ba siya. So, mukhang meron pa kasing light na makikita. So, ang gagawin natin ngayon, i-shut off ko pa itong light na natitira natin. Yan, madilim na. Makikita pa ba yung kamay natin dito? Yan, makikita pa ba? Kasi night mode ang setting natin. So, shut off ko na yung mga background light natin. So, susubukan natin ngayon kasi black. Madilim na. So, ayan, nakikita ba? Ayan. Kasi may mga function kasi na special function ang motion sensor natin. So, ilaw natin muli para makita natin. Ayan, nilagay ko ang kamay ko. So, ayan po. Ngayon, ipakita natin. So, ibaba muna natin yung camera natin para makita natin yung sa whiteboard. Saan ba natin gagamitin ang motion sensor natin? So, ipagpalagay natin na gusto mong gamitin. So, pwede mong gamitin ito po.
Sabihin natin, ito yung kwarto mo at ito yung yung doorknob mo sa bahay. Sa kwarto mo ilalagay, pwede mo ito magamit. Kaya pag buksan mo ang pinto mo sa kwarto, automatic yun, ilaw. Kasi may motion ka. Tapos pag lumabas ka sa kwarto mo, automatic rin na mag-shut off yun. So yun ang una kung gusto mong lagyan ang kwarto mo ng sensor type. Pangalawa, so i-erase muna natin ito. So sa pangalawa natin, pwede mong gamitin sa stairway kung meron kang palapag na bahay. Sabihin na lang natin may hagdanan, ganito, ganyan. Sabihin natin patungo ka ngayon dito sa taas. Dito mo ilalagay yung sensor mo. Dito mo ilalagay ang sensor. Sabihin na natin aakyat ka dito. Pagharap mo dito sa hagdan, mas patan ka dito sa sensor natin. Iilaw yung sensor mo. So habang patungo ka doon sa taas at liliko ka patungo sa taas, doon na mawawala yung sensor kapag wala nang taong gumagalaw. So subukan natin ngayon dito ngayon. Pero bago natin susubukan yun, ibalik muna natin sa sitting kasi naka night mode kasi. Subukan natin ngayon, sabihin natin naharap kayo dito. O yan, milaw. Tapos naghakbang ka patungo doon sa taas. Yan, tungo sa taas. Tapos hakbang ka pa dito sa taas. Kapag wala nang manitik yung sensor natin, ayan, wala nang tao, yan, shut off na siya. Ang isang sensor, kapag palagi pong may gumagalaw po dyan sa taas, sa sensor na makikita, hindi po mag-off ang isang sensor. Kaya pakita natin. Yan. So sabihin natin, may gumalaw ka dito, tapos, yan, pumunta siya sa taas, tapos bumaba siya para siyang naglaro doon sa hagdan, titingnan mo ngayon sensor natin. Ang sensor po, hindi po siya mag-shut off ng basta-basta. Pag meron pong gumagalaw sa... Pag ma-detect po siya ng sensor natin, so makikita naman, hindi po basta mag-shut off ang sensor kapag meron pong gumagalaw. So makikita naman diyan. So tatanggalin na ko lang kamay ko. So ayan po, pwede mong gamitin sa stairway po ang isang motion sensor natin. So ano pa ba ang pwede natin gawin? So ito po ang pinakamaganda. So bakit night mode natin inilagay? So ipakita ko sa drawing. Ito po ang pinakamaganda na gamitin mo ang sensor. So kung ito po ang bahay mo, sabihin na lang natin ito ang bahay mo. Ito ang top view sa bahay mo. So ibig sabihin rooftop po ito, rooftop. So rooftop. Tapos ang bahay mo may kural po kayo dito. May kural po kayong haluplak dyan, may kural. So ang sensor mas maganda po ilalagay mo dito sa likod, dito sa ceiling mo ilalagay. Ngayon po, ang sensor natin dito, madetect niya po hanggang dyan at saka dito kasi 180 degrees po ang sensor niya. Ngayon, ipagpalagay natin na may tao pong naninilip po dito sa kural nyo. Sabihin na lang natin, pag sumilip yun sa likod tapos nilagyan mo ng sensor, simple, iilaw po ang sensor ngayon kasi may taong nakapaligid yun sa likod. Pag nakita yun ng magnanakaw, akala niya yung may-ari nakadetect. Pero hindi niya alam yung may-ari, tulog na tulog dito. Pero yung sensor, nakakatulong yung nakapanin lang yun. Kasi pag muling lalabas na naman ang ulo ng magnanakaw dito, yung sensor natin, mag-a-activate na naman. So, ang gagawin mo doon, isitting mo ito sa night mode. Kasi pag isitting mo ito sa night and day, baka mag-energize palagi yung ng bulb natin. Kaya ang sitting mo dito, naka night mode yun para kung umaga siya, hindi siya magpapangsyon. Sa gabi lang siya magpapangsyon doon kung may sasabihin natin may ilalagay mo doon sa likod ng bahay mo ang sensor. Para yung sensor, in case na may makita siyang may gumagalaw na tao na o ano bang gusto magnakaw, biglang umilaw yung ilaw na nilagay sa likod. Matataranta yung magnanakaw kasi akala niya nakagising yung mayari. Pero hindi niya alam na may sinso lang pala ang inilagay natin doon. Kaya yan po, napaka halaga po kung gusto niyong lagyan ng sinso sa likod ng bahay para in case po sa magnanakaw. Kasi hindi naman ganun kamahal ang isang ganitong sensor. Kasi nabili natin ang sensor, 170 lang nabili natin. So malaking tulong po ito kung gusto mong protection mo sa bahay, ilalagay mo sa likod. Tapos may mga light kang ilalagay dito at saka o dito ba para just in case na
Wala naman tao, so naka-shut off lang yun. Pero pag may taong gustong pumasok doon, madetect yun ng sensor, iilaw po sila. So, yung mangganakaw, mataranta yun. Kasi biglang iilaw yung mga lights na nilagay mo sa likod. So mga lodi, kung may hindi man kayo naintindihan, pakicomment na lang po doon kung paano ba talaga ang paggamit doon sa motion sensor detector light switch natin. Shout out time na naman. So, umpisahan na naman po natin. Shout out ito, magpapa-shout out dito po sa channel natin. So, umpisahan po natin. So, shout out natin si Sir Jiron Mendoza. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shout out natin si Ma'am Desiree Sumampong. Pa-shout out sa akong Mama Jusa sa Ginatilan, Cebu. Oy ma'am, mayong adlaw ni mo diha ma'am, o diha sa Cebu. Si Ma'am Desiree Sumampong. Ma'am, mayong adlaw ni mo din ha. Ito pa, shout out natin si Sir GC Jesus Ramos from Lingayen, Pangasinan. Sir, magandang araw po dyan sa inyo sa Pangasinan. Ito pa, shout out natin si Sir Jose Disunya Official from Doha, Qatar. Sir, kunting ingat po kayo dyan sa Doha, Qatar kasi malayo po kayo dito sa atin. Si Sir Jose Disunya Official. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shout out natin DJ Junski Music Cover from Ginsan. Sir, mayong adlaw ni mo din na sir sa Ginsan. Ito pa, shout out natin si Sir Kinit Guira. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shout out natin si Sir Ayan Espinosa from Davao. Sir, mayong adlaw ni mo din na sir sa Davao. Ito pa, shout out natin si Sir Derwin De Jesus. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shout out natin si Sir Ricky Natividad. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Si Sir Ricky Natividad. Ito pa, shout out natin si Sir Arthur Dismatic from San Jose City, Nueva Ecija. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shout out natin si Sir Miko Lauron TV. Entertainment vlogger po siya at saka mahilig po siya sa random videos. Kung gusto nyong puntahan po ang channel niya, si Sir Miko Lauron TV. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, shout out natin si Sir Jilly Pads. Sir, magandang araw po dyan sa inyo. Sir Jilly Pads. Ito, the last but not the least, si Sir Edelberto Bacala. Siya po siyang electrician sa Davao. Sir, amping di sir sa imong trabaho kay electrician na baka. O ayo-ayo din na sir sa Davao. So, ayan po mga lodi. Tapos na po ang shoutout natin. Sana po huwag niyo kanimutang mag-like at mag-share po dito sa channel natin para marami pong matuto. At saka maraming salamat po sa palagi niyong panonood at pagsusubaybay po dito sa channel. Maraming salamat po sa inyo. At saka hanggang sa muli na naman po mga kalodi.